sa isa na namang Mitsubishi Adventure DIY Tutorial. Ngayon kung may problema kayo sa inyong mga radyo o dome light, kung ano man dito sa mga nakasulat na to, malamang ay fuse lang ang unang-unang dapat chinecheck dyan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mas safe na pag-check ng fuse. Yung iba, hindi na tinatanggal yung negative terminal ng battery. Pero tayo, dahil dun tayo sa mas safe, tatanggalin natin yung negative terminal bago tayo mag-umpisa. So, umpisahan natin yan sa pagbukas ng hood. Hilain natin to nasa ilalim ng steering wheel. I-unhook natin to. And then, itong bakal na mahaba, ikalso natin para hindi tayo mabagsakan ng hood. Masakit yun, no? So, gamit yung wrench, luwagan lang natin yung negative terminal. Yung negative is yung nasa kanan pag nakaharap ka sa sasakyan, or siya yung black. Positive naman yung red. So for safety, para hindi siya dumikit kahit matamaan natin, kinuveran ko lang siya ng tuyong towel. Make sure lang natuyo yung towel, no, dahil conductor din ng kuryente ang tubig. So tanggalin muna natin yung pinaka cover ng ating fuse box. Actually, meron tayong dalawang fuse box nga pala. Yung isa is under the steering wheel at isa itong under the hood. Para tanggalin itong under the hood na fuse box cover, itulak lang natin yung bandang ilalim na part. So pag hinatak nyo, hindi siya agad-agad matatanggal kasi meron pa siyang hook sa kabilang side. So ganito yung itsura ng hook na sinabi ko. So kailangan nyo lang din i-unhook yan. Ganito nga pala itsura ng pinaka-cover ng fuse box. Burado na kasi yung akin. So number 7 and number 6. Yung number 7 ay yung dome light na symbol. Tapos sa radio naman yung number 6. Yan yung may problema sa akin, so yan yung papalitan ko. So pag-usapan naman natin yung fuse. Ito lang yung nabili ko. Not necessarily ganito yung bibili nyo, no? Nabili ko lang to sa mall kasi Sunday nito. Wala masyadong mabilan na auto supply shop. Pag may chance, sa auto supply na kayo bumili. Around 10 to 25 pesos lang ang isa. So itong nasa mall, may kasama siyang extractor para siyang maliit na pliers. Ang gagamitin lang naman natin dito is yung 10 amperes or yung kulay red. So ganito yung itsura ng fuse na maayos, no? Yan, yung nasa gitna. Kailangan hindi siya putol. So originally, ganito nga pala ang itsura ng fuse box ng adventure natin. Yung number 7 and 6 na fuse, meron siyang kulay yellow na part na ganito. Hinuhold niya parehas yung number 7 and 6 na fuse. Kung may ganito pa yung sa inyo, gumamit lang kayo ng long nose pliers, ipitin nyo itong gitnang part na to at hatakin pataas. And then, kurutin nyo lang to, ipinch yung dalawang gilid para magkaroon kayo na access dun sa mismong fuse. So ito yung akin, wala na siyang kulay yellow. So diretso tanggal na ng fuse. So dalawang ways ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Una, kailangan ng long nose pliers. So ipitin lang. Tapos hatakin pataas. Mas malapit na view. Ipitin lang ulit ng mahigpit. And then paangat lang ang hatak. Huwag patagilid para hindi masira. And then ito naman kung gagamitin natin yung free na extractor. Ayan, ipitin lang natin ng ngipin. Make sure natin na nakakapit yung dulo. So, ang tatanggalin ko itong nasa taas. Ito yung number 6. Ito yung sa radyo. Ipitin lang natin na ganyan. Hatakin lang din pangat. Ito nga pala itsura nung pumutok na o sira na fuse. So closer view, ayan, yung pinaka wire niya sa gitna is putol na. Pumutok na siya, no, or nasunog. Ito naman yung ibang itsura niya pero same din, sira na siya. So pag ganyan itsura ng fuse, matik, yun ang una niyong papalitan. So sa pagkabit naman, unahin nating ipakita kung paano ikabit yung fuse gamit yung libreng extractor. So ganun lang din, pabaliktad nga lang, ipitin ulit natin gamit yung ngipin. And then make sure natin na yung part na to is nakakalso. Para pag hinigpitan natin yung pisil, may tutulak sa kanya pa ilalim. So itapat lang muna natin. And then pag nakatapat na, higpitan natin yung pisil.
tsaka natin itulak baba. Ngayon, kung hindi siya tuluyang bababa, pwede naman gamitin yung kamay. So, ganyan yung itsura, no? Yung na-shoot na siya, pero hindi pa tuluyang nakababa. Pag ganyan, i-make sure nyo na nakababa. Hindi pa kasi siya nakakabit ng maayos pag ganun. And then, pangalawang way naman is yung kapag gamit ng kamay. Itapat lang natin yung ngipin ng pinaka-fuse dito sa may dalawang butas. Again, pag naitapat na, tsaka nyo itulak ng pababa. Ayan, tulad ito. Yun. Makikita nyo naman na kung pantay-pantay na yung mga fuse, ibig sabihin is na ibaba nyo na siya. Kung medyo nakaangat, hindi pa yun okay. Ayan, ganyan lang itsura niya. So, kung nakabit na natin yan, ibalik na natin yung negative terminal para ma-check natin kung gumagana na nga ba yung mga electronics natin sa loob. Gamit lang din yung wrench na ginamit natin sa pagtanggal, gamitin din natin ito para ikabit natin siya ulit. So, pagkabit nyo pa lang dito, kung may problema yung electronics nyo sa loob, maririnig nyo na mag-i-spark na yung fuse na kinabit nyo. Pero in my case, dahil wala naman nag-spark, ibig sabihin, walang naka-short circuit dun sa electronics natin. Ang mga common na dapat natin i-check dyan is kung bagong palit tayo ng mga map light, ng dome light, make sure nyo na maayos yung pagkakakabit nyo. Hindi salasalabat yung mga wire or yung mga bakal nya is naka-align ng maayos. Yun yung kadalasan nagkokos ng short circuit. Yun yung dahilan kaya na pumuputok yung fuse. So in my case, dahil hindi naman pumutok ulit yung fuse, okay naman yung pagkakakabit ko ng mga bagong install ko na lights. So higpitan natin mabuti yung pagkakakabit nito, no? Pero syempre, yung kaya nyo rin tanggalin pag kailangan sa susunod. So, ibalik lang natin ulit yung fuse box cover. Pabaliktad lang din. Unahin natin yung baba and then last yung ibaba. Pag nag-click to, ayan, ibig sabihin is nakalock na. Check lang din natin kung maayos siya eh. Ayan, hindi naman siya maalog, so okay naman siya. So, ganun lang kadali. Kung gumagana na yung radio nyo, or yung clock, or yung dome light nyo, or map light after nyo palitan yung fuse, ibig sabihin tama yung ginawa nyo. Fuse lang yung problema. So, sana may natutunan kayo ngayon. Thank you and God bless!